kwento yung interaction po mismo nun sa bata. Nakapulot po ako nga, kagaya po nung sinabi ko kaganina, kay Zanjo, kung paano niya hinahandle before yung relationship nila sa Dream Dad. Pero sa guidance din po nung mga kasama namin, since wala pa naman po akong anak din, dun po sa, siguro, sa part nung pag-guide sa amin nila, Miss Jeannie, nila Direk, kung paano po yung treatment, tsaka, yun nga po, mas ginawa namin magkaibigan eh. Pinanonood ko lang din po sila magtatay, yung tatay po talaga ni Jana, na si Jason, kung paano po niya kausapin yung bata. Tsaka ako po, may pamangkin din po ako na 4 years old sa bahay namin. So, mas hindi po stricto yung relasyon, no? Yung dating po na ginagawa ko, mas more on kaibigan. Na kumbaga mas may mga secret kayo, mas ganun po yung style. So, first time po sa akin to na learning at alam ko po marami pa po akong pag-aaralan. Okay, si Beauty naman, tsaka si Sylvia. Noong una po, sa totoo lang, parang nanibago po ako na may anak po ako sa show na to kasi di pa naman po ako nagkaroon ng anak. So, I was having a hard time at first. But then, I realized na it's part of my job to learn how to be, to do any character. So, noong una, parang kaming magkakaibigan, ganyan-ganyan. Tapos parang natuto na akong different techniques, like instead of pushing her to do stuff, I pulled her. So, in meaning pulling her, I do the stuff first. Na kung anong dapat namin gagawin, gagawin ko muna para susunod siya. So, may mga ganun na kaming mga techniques. Tsaka, nakakatuwa naman po kasi si Jana. I mean, hindi siya hirap katrabaho eh. So, wala, nung inakailang tapings na po ako, parang nasasanay na po ako at parang, ganito pala maging nanay. So, may idea na ako. So, ayun, masaya naman po. Ako naman, question ko kasi palagi yan eh, sa lahat ng lola, kahit sa mga in-laws ko. Like, bakit mas mahal niyo yung mga apo niyo kaysa sa mga anak? Sinasabi yun, di ba, pag nagkaanak yung anak mo, mas mahal mo sila. Yun din yung question ko. Yung natutunan ko dito na, okay, yung every time na misina ko with Jana, slowly natututunan ko na iba pala talaga yung kaligayahan ng apo. Kasi yung apo, kaya mo utusan ng lahat, siya na yung magpapasaya sa'yo. Although yung anak mo, pinapasaya ka naman, pero iba pala talaga yung apo. Merong kakaibang pakiramdam. So parang ngayon, ang natututunan ko dito, parang may konti na akong pag nakahanda na ako, pag naging lola ako, alam ko na kung anong gagawin ko, alam ko na pakikisama sa apo ko, and alam ko na kung anong gagawin ko sa apo ko na ayoko siyang maging spoiled. Gusto ko siyang turuan ng tamang asal, tamang respeto sa tao, gaya ng ginawa ni Mamay dito kay Jana, na talagang pre-protection na niya yung bata, pero tinuruan niya ng kagandahang asal yung bata, lahat. Hindi niya binibaby, minahal niya ng sobrang bata, pero tinrato niyang maayos yung tama lang yung bata. Tapos, pero ngayon sinasabi ko na ayoko munang maging lola, pero medyo ready na ako dun sa aspetong bata. Yun yung natututunan ko. Tapos, ang sarap lang ng pakiramdam kasi ngayon lang ako naghumanap ng ganito na talagang focus ang bata ako. Unlike before, puro ako anak. Iba pala talaga yung apo. Tapos, ang natutunan ko dito, hindi natututunan kasi alam ko naman yung bumalik ako sa pagkabata. Kasi lahat ng scene ko dito halos kay Jana. So, nagkaroon ako ng bonding ulit sa bata. And masaya ako dito at ang galing ni Jana. Ito yung bata, ito yung susunod na sisikat ng bata ng ABS-CBN. Maniwala kayo sa akin. Iba ang pitik ng bata pag ongoing yung, pag halimbawa nag-eksena kami, meron siyang hindi dinidikta ng direktor pero kusang lumalabas. Kasi yung talent, pag once meron ka niyan, gifted ka niyan, kusang lumalabas yan eh. Pag nag-eksena kayo at nakikita ko yung kaya. Okay. Wala dyan si Direk, ano. Anybody from the production staff can answer this. Hindi naman lahat ng oras na nagkakaroon ng energy ang isang bata kapag nagtatrabaho. So, anong motive? Anong